Isa sa mga mahirap na trabaho ay ang pagiging isang sundalo. Marami ang kailangang isaalang-alang, masiguro lang na nasa maayos ang seguridad ng bansa. Ayon nga sa kasabihan naming mga sundalo, ang isang paa namin ay nasa hukay na at ang isa namay hindi pa namin tiyak kung nasa trabaho ba o pamilya. Dahil sa panganib na dulot ng trabaho namin, marami ang gumamit ng ilang mga panangga para masigurong makakauwi pa kami ng buhay sa aming pamilya. Para sa kasiguraduhan ng aming kaligtasan at para maprotektahan ko ang aking mga kasamahan, ginagamit ko ang isang bagay na kung tawagin ay anting-anting. Tawagin niyo na lamang ako sa bansag na patalinghod dahil sa ito ang nakasanayan ng tawag sa akin ng aking mga kasamahang sundalo. Kasalukuyang nasa 87 anyos na ako at piniling dito na manirahan ng tahimik sa probinsya ng Masbate, kung saan dito ako mas nakilala bilang isang antingero. Kasama ko na rito ang aking butihing asawa at apat na supling. Hayaan niyong ibahagi ko ang aking karanasan noong ako'y nasa serbisyo pa lamang. Si Ruel ay matagal ko nang kasama sa pagsiservisyo sa bansa. Siya ang lagi kong kaututang dila noon tuwing wala akong kausap at siya rin lang ang sinabihan ko ng natatangi kong lihim. Wala sa isip ko ang pagiging isang antingero noon at tanging hangad ko lamang ay mapanatiling payapa ang bansa laban sa mga rebelde na ang tanging hangad ay kaguluhan. Pero nagbago ang lahat nang maipasa sa akin ang natatanging anting-anting ng tatay ko na minana naman daw niya sa kanyang ama. Ibinigay niya sa akin ang isang anting-anting na tinatawag na Tres Pecoroma. Ang anting-anting ko rin ito ang siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin, liksi, talas ng pakiramdam, kabal at kunat ng balat na siyang nagagamit ko sa aking piniling propesyon. Tulad na lamang nang madistino kami sa probinsya ng Masbate noon. Taong 1977 nang iniatang sa amin ang misyong inkwentruhin ang mga rebelde na namiminsala sa lugar at nakakuta sa mga bundok ng Masbate. Masyado na kasing mapaminsala sa mga taong naroon ang nasabing mga rebelde. Noong unay, akala namin ay mga simpleng rebelde lang, pero nagkamali kami dahil sila pala'y mga alagad ng dilim na kung tawagin ay mga aswang. Kumusta, Sarhento? Naitanong mo na ba kay Commander kung papayag siyang sa pamumuno mo ako sasama? Wala naman daw problema, Ruel. Basta gawin lamang daw natin ang misyon. Tulad ng lagi nating ginagawa, ha? Huwag kayong lalayo sa akin ng 3 metro. Alam mo na ibig ko sabihin, Ruel. Maliwanag, Sarhento. Alam na alam ko na yan. Salamat po. Napakabait nyo talaga. Tatandaan ko mga bilin ninyo at ako na rin magsasabi sa iba pa natin mga kasamahan. Di naman siguro langit sa iyo, Sarhento, na buntis ang asawa ko. Kaya pinili kong sa grupo mo ako mapabilang. Sigurado po kasing makakauwi ako ng buhay kapag ikaw ang namumuno sa amin, eh. Sige na, gumayak ka na. At ihanda ang dapat dadalhin. Sa susunod na araw daw tayo alis para sa misyon. Dapat nakahanda tayo lagi para walang masawi. Sumaludo muna sa akin si Ruel saka tumalikod pagkasabi ko noon. Kahit naman kasi
hindi hiniling sa akin ni Rowell na isasama ko siya sa grupo ko, ay gagawin ko pa rin dahil alam kong kaya ko siyang proteksyonan. Lagi ko rin ibinibilin sa kanila na huwag lalampas sa 3 metro ang layo mula sa akin upang maproteksyonan sila ng hawak kong anting-anting. Kakayan din kasi ng agimat na hawak ko ay protektahan ng mga taong nakapaligid sa akin basta't hindi lang sila lalayo. Kung ano ang kayang gawin sa akin ng anting-anting ay ganun din sa kanila. Kaya nitong ilihis ang bala para hindi ako tamaan. Mayroon din itong pampabulag sa mga kalaban para hindi nila ako makikita sa loob ng ilang minuto. Nasa 4 na grupo kami ng mga panahong yun. 15 kami sa bawat grupo. Nang dumating ang araw ng aming misyon sa Masbate, laking pasasalamat ko dahil wala namang naging aberya sa aming biyahe. Napakalayo pa ng nilakad namin dahil hindi na kayang puntahan ng sasakyan na aming gamit. Pagdating namin sa maliit na baryo, bumungad agad sa amin ang lungkot. May mga kubo pero wala ng mga tao. Nasabihan naman kami na talagang nilisan ng mga tao ang kanilang kubo dahil sa pagsasalakay ng mga rebelde. May mga kubo na wasak na, may ibang halos mabuwal na dahil hindi matibay, pero mayroon namang pwede pang tulugan. Agad kaming naghiwa-hiwalay na bawat grupo para maghanap ng kubong titirhan namin pansamantala habang nasa misyon. Mga kasama, pwede na tayo sa kubo na ito. Matibay pa naman. Pwede naman tayong maghanap ng mga kahoy para ayusin pa ang mga parteng nasira na. Dito tayo maninirahan habang nasa misyon. Hindi pa natin alam ang eksaktong kuta ng mga kalaban. Maging mapagmatsyag kayo sa paligid. Talasan ninyo ang inyong pakiramdam at baka matulogan ng mga kalaban ang ating pagdating. Bigla na lamang tayong sasalakayin nang hindi tayo nakapaghanda. Gawin natin ang nararapat para maprotektahan ang mga sarili natin. Hindi natin alam ang kakayahan ng ating mga kalaban. Sabay-sabay namang nagsipag-ayunan ang lahat sa sinabi ko. Pagkatapos nun, ay kanya-kanya na sila ng ayos ng mga gamit. Pinagpahinga ko muna sila ng makabawi ng lakas habang ako'y nasa labas at nagmamasid sa paligid. Nasasagap kasi ng hawak kong anting-anting ang mga masasamang enerhiya. Pakiramdam ko'y nasa malapit lamang ito, kaya hindi rin ako mapalagay. 4 ang nagtulong-tulong na gumawa ng maayos naming pahingahan. Ang iba naman ay nagbabantay sa paligid habang nagpapahinga. Ang iba naman ay abala na sa pagluluto. Sa tagal namin sa serbisyo, ni minsan hindi kami gumagawa ng apoy lalo't nasa misyon kami dahil baka ang usok nito ang makatawag pansin sa mga kalaban. May dala kaming kalan na digaas at doon kami nagluluto ng kanin at dilata naman ng aming ulam. Minsan may mga taong may mabubuting loob na nagbibigay sa amin ng makakain. Sarhento, maayos na po ang ating pahingaan. Maaari na po kayo magpahinga muna. Kami na po ang bahala dito magbantay. Mamaya na, Rowell. Hindi pa ako napapagod. Ang mabuti pa ay 10 muna sa inyo magpahinga at 5 muna kami magbabantay. Salita na lamang tayo sa pagpapahinga. Isa pa, marami pa akong dapat gawin. Kaya kung gusto mo, mauna ka na magpahinga. Alam kong pagod kayo. Sarhento, gusto ko kayo makasama at sabay na lang po tayo magpahinga. Marami din ako kung gusto itanong sa inyo eh. Eh hindi pa naman ako pagod. Yung ibang kasamaan na lamang po natin siguro ang mauna na magpahinga. Kung yan ang pasya mo, Rowell, sige. Ikaw ang bahala. Basta may papayo ko lang
ay lubos-lubusin ninyo ang pahinga. Dahil sa mga susunod na araw, sasabak na tayo sa gera. Alalahanin nyo ring, hindi basta-bastang rebelde lamang ang kakalabanin natin tulad ng mga nauna. Mga rebeldeng aswang sila. Kaya dapat, mas lakasan nyo pa ang loob ninyo. Talasan nyo rin ang pakiramdam sa paligid. Ang mga aswang ay kaya magpalit ng anyo bilang hayop. Kaya kung maaari, kapag nakakita kayo ng mababangis na hayop sa mismong susuungan nating lugar, huwag kayong magdadalawang isip na patayin ng mga ito. Bibigyan ko din kayo ng langis mamaya na siyang magbibigay sa inyo ng babala sakaling nasa malapit lamang ang mga aswang. Mainam din itong ipahid sa dulo ng inyong mga armas para masigurong mapapatay ninyo ang mga kalaban. Sarhento, isang karangalan na makasama kayo sa laban. Maswerte pa rin talaga nasa ilalim ng grupo nyo at isa na ako ron. Dahil alam naming hindi basta-basta lamang ng sundalo ang namumuno sa amin. Tinapik ko na lamang ang balikat ni Ruel at bahagya itong tinanguan. Nasa alas 6 na rin yun ng gabi, kaya wala nang maririnig sa paligid kundi ang huni ng mga panggabing ibon at ng mga insekto. Ilang sandali pa ng pagmamatyag sa kapaligiran ay napagpasyahan kong maupo muna sa ilalim ng puno dahil kailangan ko pang mag-alay ng dasal sa tangan kong anting-anting. Isa kasi sa turo sa akin ng tatay noong nabubuhay pa siya, dapat daw ay lagi kong alalayan ng dasal ang anting-anting para palakasin ang kapangyarihan nito. Mga isang oras din akong nag-alay ng dasal at nang naramdaman kong nadagdagan ang talas ng aking pakiramdam, ay doon ko na tinigilan ang aking ginagawa. Alam kong umepekto na ang dasal sa tangan kong anting-anting. Pero habang tahimik akong naglalakad pabalik sa kubo, may naaninag akong dalawang bulto sa hindi kalayuan at alam kong tao ang mga yun dahil sa liwanag ng buwan. Wala naman akong naramdamang negatibong enerhiya sa mga ito, kaya marahan kong tinungo ang direksyon nila. Nasa kalagitnaan na ako ng pagdalakad nang magulat dahil may mga kamay na biglang humawak sa balikat ko, kaya tinutukan ko agad ito ng baril. Sarento! Wag! Ako ito! Ibaba niyo pong baril niyo, baka maputok niyo yan eh. Madedo ako eh. Ano ka ba, Ruel? Ba't ba nanggugulat ka? Mabuti na lamang hindi kita naputukan. Eh, pasensya na po, Sarento. Kanina pa bukas kita sinundan eh. At alam ko pong nagdarasal ka sa tangan mong anting-anting, kaya hindi na lamang kita inistorbo. Pero saan mo ba kayo pupunta? At taliwas ang tinutumbok niyong daan. Napailing na lamang ako sa sinabi niya at gamit ang nguso ko ay tinuro ko sa kanya kung anong pakay ko. Nakita naman namin na naroon pa rin ang dalawang taong balak kong puntahan. Kaya muli, tinuntun ko yun at kasama na si Ruel. Magandang gabi ho sa inyo. Bakit ho ba gabing-gabi na eh, narito pa rin kayo sa labas? Lubhang napakadelikado ngayon ah, lalo't namiminsala mga rebeldeng aswang. Umuwi na po kayo. Nakatalikod sila nang lumapit kami, kaya magalang at mahinahon akong nagsalita para hindi sila mabigla. Isang matandang lalaki at isang babae ang naabutan namin. Gamit ang anting-anting ay bumulong ako ng isang orasyon para bigyang liwanag ang aking paningin at hindi naman ako nabigo dahil sa biglang pag-aliwalas ng aking paningin. Una kong napansin ang babae. Halos matulala ako sa taglay nitong kagandahan. Ganun pa man, nakita ko sa mga mata nito ang pangamba at takot nang makita kami dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. Ah, oo nga ho, tatang. Bakit ho ba kayo nasa labas?
Di ba kayo nababahalang atakihin ng aswang dito? Umalis na kayo sa lugar na ito kung ayaw niyong dito matapos ang buhay niyo. Lubhang mapanganib dito. Mahirap kalabanin ng mga rebeldeng aswang. Mapapahamak lamang kayo. Nagulat na lamang kami ni Ruel sa sinabi ng matanda. Mababanaag din sa boses nito ang panginginig at pagsiseryoso sa sinabi. Nagpakilala muna kami ni Ruel sa kanila at siya rin namang nagpakilala dito sa amin na siya nga raw si Tatang Amando. Siya na rin mismo ang nagpakilala sa amin nang kasama niyang si Elena na kanyang apo. Tatang Amando, huwag ko kayong mag-alala sa amin dahil kaya po namin ipagtanggol ang aming sarili. Kaya ko pong higitan kung lakas at liksi lamang ang pagbabasihan ng mga aswang na yon. May iba ako, Tatang. Bakit po ba kayo nasa labas ng ganitong oras? Noong unay, hindi ito nakumbinsi sa sinabi ko sa kanya. Pero napatda ang tingin nito sa kwintas kong suot na may palawit na tres picoroma ay huminga ito ng malalim bago sumagot. Pasensya na po kayo. Ngunit ayaw po naming sanang malaman niyo kung bakit kami narito. Pero palagay ko'y dapat na naming sabihin. Biyag po kasi ang mga magulang ni Elena ng mga rebeldeng aswang na yon at nang babaka sakali kaming bumalik para ibalik sa amin. Paano kasi gustong maging asawa ng pinuno ng mga rebeldeng yon si Elena? Pinatakas namin ang apo ko pero naging kapalit naman ay ang pagbihag nila sa kanyang mga magulang. Ibabalik lamang daw nila kapag pumayag na si Elena na maging asawa ng pinuno ng mga aswang at hindi na raw nila gagawin ang pamiminsanang ginawa nila sa aming baryo kapag pumayag si Elena sa kagustuhan nila. Natutup ko ang aking bibig sa mga sinabi ng matanda. Alam ko kasing malaking pasya ang gagawin ni Elena para iligtas ang kanyang mga magulang. Kaya pala sila naroon ay para hintayin ang pagbabalik ng pinuno ng mga aswang at handa na silang makipagkasundo dito. Nagulat na lamang ako sa naging reaksyon ni Elena. Humagulgol siya at napayakap sa kanyang lolo. Ramdam ko rin na hindi niya gusto ang pagpapasyang na buo nila pero wala siyang magawa dahil buhay ng mga magulang at kababaryo nila ang nakasalalay sa kanya. Tulungan mo kami, Sarhento! Tulungan niyo po kami! Ayaw kong maging asawa niya, pero wala akong magawa dahil sa akin nakasalalay ang lahat. Mas nanaisin ko pang ako ang kunin nila kumpara sa mga magulang at kababaryo ko. Tahan na, apo! Alam ko matutulungan tayo ni Sarhento. Nakikita ko na kung sino makakatalo sa mga nilalang na yon. Salamat sa Panginoon at dumating kayo dito. Alam kong babalik muli ang kapayapaan sa baryong ito dahil sa inyo, Sarhento. Ikaw at ang kwintas mo na lamang ang pag-asa namin. Kaya nakikiusap ako sana'y matulungan niyo kami. Sandali, Tatang. Paano niyo nasasabi lahat ng yan? Kaya ko po kayong iligtas. Kayo ng mga kababari niyo. At handa ko kayong tulungan pero sa mga magulang ni Elena, hindi po natin alam kung totoo ba ang sinabi ng mga aswang na yon. Dahil alam po natin na mga tulad nila ay walang isang salita. Hindi dapat kayo nagpapasya ng basta-basta na lamang dahil walang kasiguraduhan ng lahat. Maitim ang budhi ng mga yon at baka gamitin lang nila ang mga magulang mo, Elena. Tapos ay uubusin nila ang mga taga-baryo nyo. Sa sandaling, hawak ka na nila. Naiintindihan niyo ba ako? Wala na ho kaming magagawa pa, Sarhento. Kundi subukan ang alam namin makakabuti sa lahat. Sa bagay, tama naman sila, Sarhento. Dahil kung hindi nila susubukan, paano naman nila malalaman? Yun nga lang, baka may mas masama pa palang balak ang mga rebelding yun kapag nakuha na nila si Elena.
May punto ka, Ruel. Ang mabuti pa, sumama na muna kayo sa amin at ligtas kayo sa pangangalaga namin. Magpahinga muna kayo ng sakubo at bukas na umaga, muli na lamang tayo mag-uusap. Malalim na rin ang gabi, kaya halina kayo. Ipahinga nyo ang inyong mga sarili. Agad naman silang sumama sa amin nang walang pag-alinlangan. Marami pa sana akong gustong itanong kay Tatang Amando, pero mas kailangan nilang magpahinga. Nakikita ko sa kilos nila ang pagod at kulang sa tulog dahil ang lalalim na ng kanilang mga mata at nangingitim pa. Pero hindi naman yon nakakabawas sa kagandahan ni Elena para sa aking paningin. Nang makarating kami sa kubo, inutusan ko si Ruel na ayusin pa ang isang kubo para may matulugan ng maglolo. Walang nangyaring masama ng gabing yon. Hindi rin ako nabahala pagkat wala akong nararamdamang babala mula sa aking anting-anting. Makalipas ang ilang oras, ginising muna namin ang ilang mga kasamahan naming natutulog para sila naman ang humalili sa pagbabantay sa paligid. Nagpahinga na rin ako ng mga oras na yun, pero hindi mawaglit sa isipan ko ang mukha ni Elena. Hindi ako gaanong makatulog dahil naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Tatang Amando na ako raw at ang kwintas ko ang makakatulong sa kanila mula sa mga rebelde. Naisip kong baka may alam siya tungkol sa tangan kong anting-anting. Napahimbing ako ng tulog, dahilan para ako'y managinip. Alam kong pangitain at babala yun sa kaharapin naming laban. Ayon pa sa panaginip ko, marami ang magiging sugatan at may magbubuwis ng buhay mula sa mga kasamahan ko. Kagad akong nagising. Pagbangon ko'y pawis na pawis ako at hinahabol pa ang hininga. Maya-maya'y narinig ko ang mga nag-uusap sa labas. Agad naman akong lumabas at bumungad sa akin si Ruel. Magandang umaga ho, Sarhento. Kumusta ang tulog nyo? Maaga po palang nagpaalam na umuwi si Tatang Amando at Elena. Magpapakulo raw sila ng tubig at magdadala ng kape dito sa atin. Pasasalamat daw nila sa pansamantalang pagtulog nila na maayos at walang pangambang iniisip kagabi. Ganun ba, Ruel? Sige, kailangan ko rin makausap silang dalawa dahil may nais akong itanong sa mga yon. Matapos ang ilang sandali, dumating na nga ang maglolo. May dala silang malaking kaldero at malaking bag. Tubig na mainit ang laman ng kaldero, kapit asukal naman, saka mga tasang kapehan ang nakalagay sa bag. Natuwa ang mga kasamahan ko, kaya nagsipagtimpla na sila ng kape. Agad naman akong inalok ni Tatang Amando ng isang tasang may kape at hindi ko naman yon tinanggihan pa. Habang humihigop, ay sinenyasan ko siyang sumunod sa akin na kanya namang naintindihan. Sarhento, alam ko kung anong pag-uusapan natin. Tungkol ba ito sa nabanggit ko kagabi at sa kwintas mo? Tama ba? Kumunot naman bigla ang aking noo sa tinuran nito. May kakaiba rin kasi sa matandang yon, pero hindi ko naman siya nakikitaan ng negatibong enerhiya. Alam kong mabuti siyang tao, kaya tinanong ko na lamang siya. Alam kong tulad ko ay may kakayahan ka rin, Tatang. Tama kasi yung sinabi. Gusto ko sanang itanong sa inyo kung paano yun nalaman ang tungkol sa kwintas at sa kakayahan ko. Dati rin akong antingero, pero hindi ako pinalad sa pagkamit ng mga anting-anting, kaya naging manggagamot lamang ako. Nararamdaman ko kung ang isang tao ay may kakayahan at may tangan ng agimat,
Kaya nang makita ko ang suot mong kwintas, alam kong anting-anting yan. Isa kang antingero. May nakilala rin ako dati na may ganyang agimat. Si Ricardo. Nakita ko kasi na suot-suot niya ang ganyang kwintas. At minsan niya ring pinamalas ang kanyang kakayahan. Tatay ko, si Ricardo. Isang karangalan ho sa akin na makilala kayo. Ipinamana ho sa akin ito noong bago siya namatay dahil sa katandaan. Sabi ko na nga ba, dahil magkahawig kayo. Inihiling ko sana, Sarhento, na sana eh, matulungan niyo kami mula sa mga aswang na yon. At sana eh, hindi pa huli ang lahat para sa anak ko. Makakaasa po ba ako sa tulong niyo, Sarhento? Wala naman kasi akong kakayahan eh. Tanging pangontra lamang ang alam ko sa kanila. Ditingnan ko po magagawa ko, Tatang. Pero hindi ko may papangako ang kaligtasan ng mga magulang ni Elena. Alam naman ho nating mga traitor ang mga rebelding yun. At hayok din sila sa laman dahil sa demonyong namamahay sa kanilang katawan. Pero wag ho kayo mag-alala dahil hindi po kami titigil na lupigin ang mga salot na yon sa ating lipunan. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun, ay bumalik na kami sa aming mga kasama. Pagkatapos ay sinabihan ko sila na maghanda na dahil mag-iikot-ikot kami sa lugar. Sinabihan naman ni Tatang na magbibigay siya sa mga kasamahan ko ng mga pangontra sa aswang para kung sakaling makaharap na namin sila, hindi kami agad-agad malalapitan ng mga ito. Hindi naman ako tumutulpa dahil alam kong bihasa rin siya sa mga ganoong bagay dahil nga isa siyang albularyo. Itinuro din niya sa amin kung saan ang eksaktong kuta ng mga kalaban namin. Kaya ang ginawa ko'y kinausap ko ang lahat na kami na mismo ang lulusob sa kanilang kuta ng palihim. May tiwala ako sa aking anting-anting at alam kong hindi niya kami bibiguin. Sasama rin daw sa amin si Tatang Amando upang manguna sa aming paglalakbay dahil siya ang mas nakakaalam ng pinagkukutaan ng mga aswang. Malaking tulong rin kasi ang mga nalalaman niya bilang isang albularyo. Ganon na rin ang mga binahagi niyang langis sa mga kasamahan ko na mabisa raw pangontra sa mga aswang. Sa araw ding yun, nagradyo na ako sa mga kapwa ko sarhento na namumuno sa ibang grupo. Nakapagtataka dahil ni isa sa kanila ay walang sumagot. Kinutuban na ako ng hindi maganda ng mga oras na yun. Kaya pinulong ko ang aking mga kasama na sa mismong gabi ding yun, kami ay lulusob. Mga kasama, ihanda nyo na lahat ng mga gamit natin. Ngayong gabi mismo, lulusob tayo. Hindi maganda ang kutob ko ngayon sa iba nating mga kasamahan. Huwag naman sana, pero ramdam kong nasa peligro ang kanilang mga buhay. Inaasahan ko rin mas lalakasan nyo pa ang inyong loob. At ang lagi kong paalala, magdasal muna sa itaas. Alam kong siya ang magpapanalo sa atin sa labang kakaharapin natin ngayon. Ngayon din mismo ay ihanda nyo ang inyong mga sarili. Nakasalalay sa mga kamay natin ang kaligtasan ng baryong ito at ng mga kasamahan natin. Kaya't inaasahan ko ang inyong kooperasyon. Lahat sila'y nagulat sa agarang gagawin naming paglusob. Pero hindi ko naman sila nakikitaan ng pagtutol. Agad namang nagsikilos ang mga kasamahan ko at isa-isang naggayak ng mga dapat dalhin. Hindi madali ang kaharapin naming inkwentro sa pagsapit ng gabing yun. Pero buo na ang aming pasya bilang mga sundalo na tagapagtanggol ng bansa. Gagawin namin ang aming tungkulin para mailigtas ang nakararami. Lalo't hindi na talaga maganda ang kutob ko nang dahil may babala na ako mula sa aking panaginip. Nang hapon ding yon,
sa pangunguna ni Tatang Amando ay binaybay namin ang daan patungo sa kuta ng mga aswang. Habang naglalakad ay nagbanggit na rin ako ng ilang tagabulag at ilang orasyong pangontra para hindi kami mapansin ng aming mga kalaban. Kasunod din ni Tatang Amando si Elena dahil ayaw din nitong maiwan. Sarhento, alam kong kaya mong ipagtanggol ang mga kasamahan mo mula sa mga aswang. Ngunit kailangan pa rin nating magdoble ingat. Hindi basta-basta ang mga rebelding aswang. Dahil sa pagkakaalam ko'y nasa pangkat nila ang iilang matataas na uri. Napaghandaan ko na yan, Tatang. Huwag ho kayong mag-alala dahil ligtas tayo hanggat nasa akin ang Tres Picoroma. Alam kong sa tulong nito ay mapagtatagumpayan natin ang labang ito. Malalig na lamang tayo sa itaas, Tatang. Hindi nagkamali ang iyong ama sa iyo, Sarhento. Naipamana ang tangan niyang anting-anting na yan. Tunay ngang ikaw ang nararapat dahil likas sa iyo ang kabutihan. Sarhento, gawin niyo po sana ang lahat para mailigtas sa mga magulang ko. Panalangin ko rin, sana ay buhay pa silang pareho. Pansin ko ang kaba at pag-alala kay Elena dahil sa hindi mapirmi ang tingin niya at nanginginig na naman ng kanyang kamay. Wala namang naging aberya sa aming paglalakbay at tuluyan na nga kaming nakarating sa bukana ng kuta ng aming mga kalaban. Sandali kaming napahinto at nagtago sa mga damuhan habang nagmamatyag ako sa kalagayan ng kanilang kuta. Wala namang kakaiba sa paligid maliban sa nakakasulasok na amoy na sumasama sa hangin, parang nabubulok na mga patay na hayop. May sikat pa ng araw nang dumating kami. Noong unay, pinasya kong sa gabi kami susulong, pero naalala kong mas malakas pala sila kapag gabi. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig kami ng ilang palahaw na nanghihingi ng tulong at pamilyar sa akin ang mga boses na yun. Sila, yung mga kasamahan naming sundalo. Biglang uminit ang aking katawan dahil sa galit at walang pagdadalawang isip na tumayo ako mula sa aming pinagkukublihan. Sumenyas na ako sa aking mga kasama. Pinasok na namin ang kuta ng mga aswang at walang pakundangang pinagpuputokan namin ang mga kubo kapag puro aswang ang laman nito. Hindi naman bababa sa 10 ang kubong naroon na halos puro kalalakihan din ang nakatira. Hindi na namin sila binigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Nilakasan ko ang aking pakiramdam at hinanap kung saan nagmumula ang mga boses na humihingi ng saklolo at agad kong tinuntun yun. Wala naman akong pinroblema sa aking mga kasamahan dahil sinunod naman nila ang bilin kong huwag lumayo sa akin ng 3 metro para maproteksyonan sila ng hawak kong anting-anting. Mga kasama, bilisan na natin ang pagkilos! Alam kong marami pang aswang ang nagkukubli sa mga kubo. Kung maaari, ubusin natin sila at iligtas sa mga kasama natin naging bihag nila. Kahit bumabaligtad ang sikmura namin dahil sa masangsang at amoy bulok na karne, ay sinuong namin ang maliit na daan para tunguhin ang pinagmumulan ng boses na sumisigaw. Sa bawat dinadaanan ko'y nakakakita ako ng katawan ng mga hayop na patay na at inuuod. Lalo akong naduduwal kaya hindi ko na lamang pinansin. Nang makarating kami ay tuluyan nang umigting ang aking panga. Nakita ko ang mga kasamahan naming nakagapos ng patiwarik sa isang mahabang kawayan. May iilang rebelding aswang din ang nagbabantay sa kanila at nakatutok ang hawak nilang baril sa ulo ng bawat kasamahan kong nakabiting.
Nakakaawa silang tignan dahil yung ibang parte ng kanilang katawan ay wala na. Yung iba naman ay wala ng buhay dahil nakabulagta na sila sa lupa. Naisip ko noon na ito mismo ang eksaktong nakita ko sa aking panaginip. Walang ano-ano'y nakiisip ako ng isang ideya na siyang magpapanalo sa aming laban. Habang nagsasalita ako at kinakausap ang mga rebeldeng aswang na nakabantay sa mga kasamahan ko, ay bahagya akong naglakad para makalapit sa kanila. At nang masiguro kong sakop na sila mula sa 3 metrong agwat mula sa akin, ay walang pakundangang iniutos ko sa mga kasamahan kong pagpuputukan na ang paligid. Alam kong hindi tatablan ng bala ang mga kasama namin dahil sa kapangyarihan ng aking agimat. Masyado na kayong mapabinsala, mga salot na aswang! Kahit kailan, hindi kayo magwawagi kontra kabutihan. Isusumpa ko kayo, 10 ng inyong mga kalahi hanggang sa kabilang buhay. At kung palaring magkaharap muli tayo sa susunod pang buhay, ay patuloy ko pa rin kayong papatayin. Mga kasama, ubusin silang lahat! Gamit ang mga dekalibreng armas na mga kasamahan ko na pinahiran ng langis sa dulo, pinagpuputukan nila ang mga natitirang aswang. Alam kong nagulat rin sila dahil sa bawat pagputok nila ng kanilang mga armas ay lumilihis lamang ang bala sa amin. Ang ibang mga aswang ay hindi na nakaalis sa kanilang pwesto dahil sa orasyon kong pampako sa kanilang kinatatayuan. Wala silang magagawa kundi tanggapin na lang ang mga bala ng aming mga baril. Nang masigurong wala nang natira sa mga rebeldeng aswang, kinalagan namin ang aming mga kasamang sundalo sa kanilang pagkakagapos. Halos mahigit 10 lamang ang aming nailigtas dahil yung iba ay tuluyan nang binawian ng buhay dahil sa unti-unting pagkain ng aswang sa kanila. Sa tulong naman ni Tatang Amando ay nalapatan naman agad ng lunas ang mga sugatan naming nailigtas. Isa ka talagang mandirigma, Sarhento. Tunay ka pa rin kahanga-hanga. Muli na namang naipanalo natin ang laban dahil sa husay mo. Yun nga lang, nakakalungkot ang sinapit ng iba nating kasama. Hindi natin sila naabot ang buhay. Malungkot, Manuel. Wala na tayong magagawa pa. Hiram lamang ang buhay natin. At baka nga, siguro, oras na talaga nila para kunin ang mailika. Gayunpaman, malaki rin ang pasasalamat ko sa inyo dahil hindi ko ito kakayaning mag-isa. Pagkatapos noon ay nilibot namin ang buong kuta ng mga rebelde. Sa paglilibot ay nakakita kami ng 2 taong nakagapos sa isang malaking punong kahoy. Hindi pa man kami nakakalapit ay tumakbo na si Elena at nagsisigaw ng pangalan ng kanyang mga magulang. Napangiti naman ako sa isiping hindi namin nabigo si Tatang Amando at Elena sa pagliligtas sa 2. Hindi naman talaga kami ang nakapagligtas sa kanila. Sadyang naabutan lang namin silang buhay pa. Pagkatapos ng lahat ay bumalik na kami sa aming tinutuluyan. Saka ako nagradyo sa nakatataas para ipaalam ang mga nangyari. Sinabi naman nila na agad silang magpapadala ng tulong para makauwi kaming lahat kasama ang mga bangkay ng mga kasamahan naming pinatay ng mga rebelding aswang. Nang matapos na ang lahat, ay muli kong inalayan ng orasyon ang aking anting-anting. Nagpasalamat din ako sa may likha dahil sa paggabay niya sa amin upang matalo ang aswang. Hindi nagtagal, kami na rin ni Elena ang nagkatuluyan dahil naatasan pa akong maiwan kasama ang aking grupo
para ayusin muna ang lugar. Tinulungan kasi namin ng mga taga roon na muling buhayin ang kanilang baryo. Sinabi namin na hindi na sila dapat pang matakot dahil nalipol na ang mga aswang na gumagambala sa kanila. Hindi naman tumutol ang pamilya ni Elena sa panliligaw ko. Sabi pa nga nila, mas panatag daw sila kung sa kamay ko mapupunta si Elena. Sa kasalukuyan, masaya na kaming namumuhay ni Elena kasama ang aming apat na anak. Matagal na rin akong nagretiro bilang isang sundalo. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon ay manggamot gamit ang aking anting-anting. Nagbibigay rin ako ng mga babala sa mga taong may nagbabadyang panganib sa kanilang buhay. Maraming salamat sa paglalahad ng aking karanasan. Hangad kong laging nasa mabuti kayong kalagayan. Wakas.